Ayaw na sanang ipaalam ni Chris Aquino sa kanyang followers ang tungkol sa iniindang sakit ngayon ng bunso niyang anak na si Bimby na kasalukuyang kasama niya sa Amerika. Pero naniniwala ang Queen of All Media na malaking tulong ang dasal ng mga nagmamahal sa kanila para sa agara na paggaling ng mga karamdaman. Nitong nakaraan lamang, ibinahagi ni Chris sa lahat na halos madurog ang puso niya sa karamdamang iniinda ngayon ng anak niyang si Bimby. Kwento ni Chris, July 8 pa noong mag-umpisang lagnatin at magkaroon ng matinding ubo si Bimby na sinabayan pa ng pagsakit ng lalamunan nito. Ani Chris, I chose not to share with you until now that Bim had fever starting on Saturday night, July 8. It started as a bad cough and sore throat. Mabuti na lamang umano at sa tulong ng kaibigan nilang doktor ay agad nitong pinuntahan si Bimby para matignan. Ani Chris, halos gumuho ang puso niya nang sabihin ng doktor na ang anak niyang si Bimby ay mayroong pneumonia. Pangatlong beses na umano ito ni Bimby na magkasakit ng pneumonia dahil noong unang bugso ng lockdown sanhi ng COVID-19 kung saan kasalukuyan silang nasa Puerto Galera noong March 2020 ay dinapuan rin ang bunso niyang anak ng kaparehong karamdaman. Kwento pa ni Chris, 9 taong gulang pa lang si Bimby ay may asthma na ito hanggang sa pagtungtong ng grade 1. Mula musmos hanggang ngayon ay mayroon ding skin asthma si Bimby. At ang mas ikinatatakot pa ni Chris ay dulot ito ng mga environmental allergies na katulad ng sa kanya. Pero ang mas lalong nagpaguho ng mundo ni Chris ay nang sabihin ng doktor na hindi niya maaaring lapitan si Bimby para alagaan ito. Dahil kasalukuyan pa siyang sumasailalim sa immunosuppressant therapy na gumagamit ng chemotherapy medication. Siya lang ang magulang na kasama ni Bimby at ang hindi niya magawang alagaan ito ay talaga namang napakasakit sa kanyang damdamin. Pero laking pasasalamat ni Chris dahil si Josh na panganay niyang anak ay hindi umano pumayag na iwan nito sa kwarto ang kapatid na si Bimby. Pagkus ay nagpumilit umano ito na samahan ng kanyang kapatid, ito daw ang naging kasakasama ni Bimby. Kahit paanong payo ng mga nurses na huwag aakap kay Bimby ay nagpatuloy pa rin umano si Josh. Mabuti na lamang at malakas ang resistensya ni Josh at hindi ito nahawa ng kahit ubo at sipon. Ani Chris, it was the worst feeling in the world as most parents would agree when your family doctor says you aren't allowed to go near your son and help take care of him because you're undergoing immunosuppressant therapy using chemotherapy medication. Thank God Bim's Kuya Josh stubbornly refused to leave the connecting room where Bim had to stay. He was Bim's constant companion, and even though my nurses kept telling Kuya to stop hugging Bimby, tuloy pa rin siya. Thank God matibay Kuya's resistance, hindi siya nahawa ng kahit ubo o sipon. Samantala, nagbigay rin si Chris ng update tungkol sa kasalukuyang lagay ng kanyang kalusugan kasama ang ilang mga litrato ng kanyang kondisyon. Sa huli ay nagpasalamat si Chris sa mga strangers na nagdarasal para sa kanyang pagaling. Ani Chris, one thing is very clear to me. Buhay ako ngayon dahil hindi kayo nagsasawang isama ako sa prayers ninyo. Even though most of you have never even met me in person, and that's why I owe you only the truth.